Aries, hi. Welcome to Mr. Queen PH at titingnan natin ang energies ng inyong kaperahan. Ngayong September 2024, money, career, finances, what's coming to you? So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see. Aries. What's coming? Money, career, finances. September 2024. Root. Uy, pagbabalik sa iyong foundation. Maaring ano eh, you want to stabilize muna your situation. May iba, no? Diba? May mga times na we will go on our own. We will try to be independent. Yung iba, alis sa poder ng magulang. Para, you know, we want to live on our own. Kaya lang may mga pagkakataon na hindi siya practical, hindi na siya practical na maging independent ka. Maaring yung iba, kailangan nyo munang mag-bounce back at bumalik sa inyong pinagmulan para, you know, alam mo yung feeling na dapat mag-charge, recharge ka muna. Oo. Kasi pwedeng, may mga ganang experiences na merong mga anak na umalis sa poder ng kanilang magulang, tapos sinubukan nilang mag-solo, solo living, independent, no? Tapos, for some reasons, may mga challenges silang kinaharap na hindi na nila kaya on their own, na nangangailangan muna nilang bumalik sa poder ng kanilang magulang para makarecover. Okay? So, for some of you, ganon. No? Yung iba naman, this is also about being more productive, being more effective, no? So siguro mas lalo mong tatatagan yung pundasyon mo. Oo. Kung ikaw ay nagnenegosyo, mas magdadagdag ka ng puhunan or ng mga tauhan na tutulong sa iyo para mas ma-improve mo yung negosyo mo. Pagdating naman sa trabaho mo, kung meron kang mentor, no, you will also ask for guidance sa mentor mo, sa boss mo, sa supervisor mo, or kung sa isang tao na nag-train sa'yo, nagtumulong sa'yo para ma-improve yung iyong skill set. Yung iba naman, pwede may mga pag-aaralan kayo, mga bagong kaalaman that will strengthen, magpapalakas ng iyong pundasyon, diba? Kasi kung marami tayong knowledge, marami tayong skills, marami tayong kayang gawin, magiging madali lang sa atin na sumubok ng mga bagong bagay sa trabaho, bagong pagkakakitaan. Kasi confident tayo eh, no? Na alam ko to, may knowledge ako dyan. So kung meron kang interest na hindi ka knowledgeable doon, hindi pag-aaralan mo siya. Diba? Waterfall. Itong waterfall is about letting go. Letting go and transform yourself to a new or a better version of yourself. This is also about embracing new opportunities. So maaring meron kang ile-let go na parang minsan kasi akala natin para sa atin na talaga 'yon. Let's say yung trabaho o yung business na 'yon, but you feel like it's not yet the best for you. Okay? Yung iba, ili-let go nyo na. Meron mga tao, example, nagsumubok sila ng negosyo. Trinay naman yung nila yung best nila. Pero may mga outside influences na talagang umaambag sa ano eh, sa downfall nung business na yon. So, minsan, alam din natin dapat kung kailan tayo lalaban pa or susuko na. Oo, wala namang masama sa pagsuko dahil lalo na't kung alam mo na you did your best pero wala talagang nangyari, it's just a redirection, no? Na pinapakita sa iyo ng universe, pinapakita sa iyo ni God na hey, meron ka pang bagong pwedeng i-explore. You have learned your lesson in that. So, you have to move forward and do something else. You also have the snake. Oh, yung iba, ang perception kasi ng snake sa iba is parang, ahas, di ba?
manluloko, deceptive. Pero in ano, in spiritual realm, no, the spiritual world, ang very very divine ang mga snakes, because the snake, it symbolizes healing. Kung mapapansin nyo, 'di ba, sa ano, yung mga doctors, 'yan yung symbol nila eh. Parang I don't know kung ano siya, yung parang merong sword tapos nakapalibot yung snake doon, because it symbolizes, yung sword symbolizes wisdom, and then yung snake, it symbolizes healing, wisdom for healing, 'di ba? So itong snake na to, this is going to bring healing for you, recovery, okay? Recovery doon sa mga past mistakes mo, yung mga bad decisions mo sa buhay, especially in your career, your business, yung kaperahan mo. And now, you are letting go of that, na parang you will realize na part yun ng learning process. Kasi yung iba, yun yung parang nag-prison sa kanila. Parang kinukulong nila yung sarili nila doon sa guilt na naramdaman nila doon sa pagkakamali nila. Let's say, for example, ikaw ay nag-invest, no, sa isang product or isang company, whatever that is. Tapos, nung time na yon, you're very eager, you're very excited, kasi alam mo na you're doing the right thing. And then eventually, hindi pala, no? Pwedeng na-scam ka, or merong mga taong nanloko sa'yo, or hindi pala, yung inaasahan mo palang resulta ay hindi aayon sa gusto mo. So you will realize na, ay, no, kailangan, ano, kailangan pala, i-educate ko pa yung sarili ko about it. And yung iba, parang nagsisisil sila the whole, all their lives, no? All their lives, na buong buhay nila, nagsisisi sila, sinisisi nila yung sarili nila, kaya hindi sila nakaka-move on para mag-explore pa ng ibang bagay, kasi natatakot na sila na magkamali ulit. Okay? Charge to experience, learn from your experience, kung ano yung natutunan mo doon, mas maging, yun yung gagamitin mo sa mga susunod mong endeavors para to protect yourself. Kasi mas equipped ka na eh, mas marami ka ng alam, diba? Hindi ka na madaling maluloko. So, I feel like you are recovering from that bad decisions or past mistakes mo in your business and in your career. Okay? Let's see what else for Aries. Oh, justice. Bringing balance into your life. Ito yung clarity rin na na-realize mo sa sarili mo na, okay, ito yung naging pagkakamali ko. I have learned my lesson. And now, it's time for me na bigyan ng hustisya yung sarili mo sa kung ano yung dinideserve mo pa. The lovers, o yung iba sa inyo, meron ditong harmony, may union. Yung iba naman, pwedeng, this can be ano, an agreement or a commitment na papasukin mo pagdating sa trabaho, business, or career. Pwede rin namang karelasyon mo kung meron kang romantic partner at may mga balak kayo na magnegosyo or to work together, then you will be able to do that. You have the Page of Wands. Merong good news na parating sa inyo. Maaring meron din kayong parang adventure pagdating sa mga gusto nyong matuklasan pa about yourself. Let's say pupunta kayo sa iba't ibang lugar to research or to check yung mga raw materials, yung mga products. Minsan ginagawa yan ng iba, no? Na lalo na yung mga nagnenegosyo, pumupunta sa iba't ibang lugar para makita yung examples ng mga produkto nila na gusto nilang gawin, or yung mga places na kung saan gusto nilang, parang inspiration nila, ganun. You have the Six of Cups, o merong reconciliation. Some of you, no, I think yung ilalet go mo rito is yung naging problema mo with someone na hindi nag-workout para sa inyo, na maaring aayusin nyo because you feel na parang nag-mature na kayo pareho para maging maayos ulit yung relationship ninyo. Like what I mentioned kanina, yung pagbalik mo sa parents mo, na nagpakumbaba ka, na realize mo na
Hindi mo pa pala kaya. Pero ngayon, kaya mo na. The magician. You have the strength that you need. You have the power, the skill set. And I think you are reinventing yourself talaga, Aries. Alam mo na ang iyong kakayanan. Ang The Magician is also someone na kayang-kayang mag-manifest ng kanyang mga desires. Meron kang network support. People are there to support you. Mas lalong maraming taong naniniwala sa kakayanan mo ngayon. Mental force, yes. So I think yung mental strength, yan din ay napaka-importante kasi yan yung nagpa-power up rin ng ating physical abilities. So, isa rin yan sa palalakasin mo. Yes, you are being curious. Mas marami kang gustong malaman, matuklasan ngayon, mas curious ka, mas marami yung energy ng bata na maraming tanong, marami siyang gustong malaman, parang ganun. The time is right to access, o diba, and master your abilities. Do so with humility and control. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. You are accessing and mastering your abilities. That makes sense with the magician. The choice is clear for you now. Follow the wisdom and truth you feel in your heart. So, itong the justice card is also the truth and wisdom na na-realize mo. Based on your past experiences. And you also have the turkey, the power to heal the earth is within you. Some of you meron kayong healing powers. No, actually, lahat naman tayo meron. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong mga taong na-influence na in a good way para mag-heal din from their past mistakes or decisions nila in life na parang you're sharing your knowledge to them na nai-inspire mo rin sila. Okay, so that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye.